Printers! Magandang gabi sa inyo dyan. Once again, this is Serton. And welcome to my channel, Serton Prints. Mabilisan lang. Ang dami kasing nagtanong bigla nung post ko about Sash. Kaysa sumagot ako nung sumagot sa chat, maubos ang oras natin. Banatan ko, i-vlog ko na kaagad paano ginagawa to. Mabilisan! Anong materials? Ang hirap magsagot ng chat, grabe. Sublimation paper. Kwap ang gamit ko. Okay. Siyempre, sublimation ink. Alangan naman ang gagamitin mo ay pigment or dye. So, sublimation paper, siyempre, it comes with sublimation ink na print. Tapos yung sash. Ito yung gamit ko na sash. O yung brand. Ano ba to? Michelle's. Shout out sa pinagbibilan. So, kayo na lang maghanap kung anong kung saan niyo makukuha ito. Michelle's na brand. Ang size this is 50 yards by 2.75, almost 3 inches yung lapad. Ito. Satin. Ano yan? Satin ribbon. Michelle's satin ribbon. Okay, hanap na lang kayo kung saan kayo makakabili. Okay, maraming kulay pero magandang print na syempre puti. Okay? Anong settings? Same lang the usual na sublimation. Around 200 degrees by 20 to 25 seconds. So, depende na sa heat press nyo, kayo na makakasagot nyan. So, sabi ko nga mabilisan, may nakaprint na kasi ko. So, yung procedure na lang titirahin natin. Nag-print na ako ng ito, which is, syempre, sublimation to, naka-mirror. Okay? Settings ng printer, plain paper, high. Epson gamit ko, L1800. Okay? So, 6-color printer. Wala namang kaso yan kung naka-4 colors ka lang, kaya rin naman yan. Yung length ng print, yun nga lang kasi A3 size yung printer. So, nasa around yung print niya to, yung size ng print is around 2.5 inches ang height. Tapos ang width niya, ang length niya is around 15 inches. So i-adjust niyo na lang no, depende sa sash na gagawin niyo. Now when you cut the sash, ito pag kinat mo to, kapag 2-ply, meaning to say 2-ply kasi is yung ganito. Pag 1-ply, di 1. Pag 2-ply, di 2. Oh, yung haba na ginagawa ko is 50 inches. Yan. So, 25. 1-ply is 25. So, times 2, di 50 inches. Okay? Oh. Tapos, saan mo ilalapag yung print? No? Depende kung saan ang tirada nyo. Pero sa akin kasi, kung dito yung putol, andito yung dugtong sa taas. So, pag sinuot mo ang sash, syempre, nakaganyan. Okay? Ang dugto nga nasa ilalim. So, ang print mo nyan, okay? From the, yung diretsong part, ang ilalim putol, ang print mo pa ganun. Okay? O, nasa ibaba kasi yung dugtungan eh. So, pwede siyang isuot ng buo. Ang dudugtong na lang dito is pag dudugtongin siya, pwede nyong i-glue. Kaya lang, mas maganda, pin na lang, pin. Okay? Tapos, pwede isuot ng paganyan. Okay? So, yung print niya, paganon. Testingin natin, syempre. So, okay na materials, ha? So, diretso tayo sa heat press. Kasi nga, nakaready naman na din yun. Nag-print na ako. Banat na kagad tayo diretso sa heat press. Probe! Let's go! Okay, so, dito tayo sa may heat press. Nakaset na to. Ang ginamit ko is yung swing type. Pwede rin naman yung kung clamp type kayo. Yung ika-clamp nyo. Just the same. No? Depende kung anong heat press na gagamitin nyo. Ginamit ko itong 16x24 para since mahaba yung print ko, mabibitin kasi sa 15x15 since eksaktong 15 yung haba nung image. So, baka magkaroon ng cold spot on the side kung 15x15 lang
since ang sure ko lang doon is around 13 inch by 13 inch ang maganda ang luto. So ito na lang 16 by 24 press ang gagamitin ko. Although pwede pa rin ng 15 by 15, i-adjust nyo na lang yung heat press yung size ng print. So ito na yung sash. Pag-try nyo na lang ang gitna, madali namang gitnaan yan. Okay. Lapag. Tapos, lagay yung print. Wala nang wala nang pre-press. Hindi nyo na kailangan pre-press to. Yun nga lang gagamit tayo ng thermal tape. Bakit? Kasi prone siya sa paggalaw ng sable paper since sa tin yung ribbon madulas. So gagamitan ko ng thermal tape. Wait at kuha akong thermal tape. So we have the thermal tape. Then of course yung print mo. Lagay yung papel. Design. Sentro nyo na lang. Madali naman yung sentro. Tansyay nyo yung taas tsaka yung baba, no? Then, lagay ka thermal tape. Maliit lang. Kapit naman yan. Para lang hindi siya gumalaw kasi nga prone sa paglipad. Madulas. Yung sable paper. Yung madulas yung ito. Yung ribbon. Satin. Hindi nagagalaw yan. Then, press na. So, then. Dahan lang kasi mainit, syempre. Alam nyo na yun. Press natin. This is again 200 degrees Celsius, 20 seconds setting. Sa akin ha, check nyo sa press nyo. Mag-test print muna kayo kahit sa maliliit na size na ribbon lang or maliit na print para lang makuha nyo yung tamang setting. No? Para hindi siya sunog, hindi rin hilaw. Okay? Natapos. Sold. Backlash. Yun, no? Walang shadow. Para sigurado tayo. Walang shadow yan. Wala. Solve yan. So, meron ka na kagad. Sash! Okay. Doon kagad. Balik na tayo doon kagad. Mabilisan. Ipakita ko yung ibang klase ng design. Pwede nyo gawin. So, ito na nga. Yung finish na natin, kaka-press lang. Other designs, ito, nag-print na ako. It's up to you na. Kasi, kayo na masusunod yan, no? Tulad nito, naka-lip mask yung bandera, yung design, dun sa letters itself. So, iba yung design. Pwede mo rin palitan yung kulay ng bawat text. Again, it's up to you. Pwede mong dagdagan ng flag dun sa kabilang side. It's up to you. Tayo po ang mag-design yan, no? Pagdating sa presyuan, ito na yung tanong ulit ng iba. Sir, magkano? Costing nyo ng maayos, pero sa amin, ang bigayan namin, 100 to 150. Bawat isang ribbon, ay isang sash. Ngayon, costing nyo kung magkano. Kasi ganun din naman ang bigayan pag sa mall nyo binili. Nasa 100 to 200 pa nga eh. Okay. Lagyan nyo na lang ng, kung maglalagay pa ng lace, syempre dagdag pa ng yung mga gold. No? Dagdag pa yun sa it's up to you, costing nyo. Now, there are times din gusto dalawa yung side ng print. Ganito, sample. Dalawa yung side ang print. Sample lang. Baliktad yung pagkaka-print ko. Dapat pataas eh. Anyway, para lang ma-idea kayo, pwede naman disabit eh. Sinasabit, i-print nyo the both sides. No? Siyempre, dagdag na naman sa costing. So, pag mga ganito, 200 pataas na. Magkano ang kita? Nako, malaki. Tapos, ang bilis gawin. Again, this is Sir Tone. Mabilisan lang kasi nga, ang daming nga tatanong. Nung pagka-post ko, marami nag-PM. Kaysa magsagot ako ng paisa-isa. Ito, mainit na mainit ngayon kasi nag-aabol. Ito nga, United Nations. Maraming sash ang order. Banatan nyo na. Kumuha na kayo ng mga orders.
Mabilis lang to. Approve! Sige, see you ulit sa susunod. Bye-bye!